Kung bago ka lang sa aming channel at mahilig ka sa mga kakaibang kwentong katatakutan, pindutin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated kung hindi mumultuhin kayo. Kwentong Takip Silim. Ang lihim ng mekaniko. Pagkatapos marinig ang salaysay ng estudyanteng si Miko sa mga nag-iimbestigang mga pulis, ay lumabas na si Mia. Tinawagan niya kaagad ang kanyang editor sa Maynila. Si Mia ay isang field reporter sa isang pahayagan na nakabase sa Maynila. At narito siya sa lalawigan ng Quezon upang kunan ng balita ang nawawalang bus. Good morning, Sir Alan. Pupunta ako mismo sa talyer na sinasabi ng estudyanteng si Miko. Napaka-imposible kasi na kinuha ng engkanto ang lahat ng tao sa bus. Ang natatawang kwento ni Mia sa kanyang editor. Uy, Mia, huwag kang magbiro ng ganyan. May news compilation na tayo noon pa na maraming ang nawawalang tao kapag nagpapagawa sa talyer na yan. Ang paalala ng editor ni Mia. Sir, paano ko malalaman ang totoo kung wala ako mismo sa site, di ba? This will be our biggest scoop kung sakasakali. At pati ba naman ikaw, sir, naniniwalang may mga engkanto pa sa panahong ito? Paano ba kasing nawala at kinuha ng engkanto ang lahat ng pasahero? Ang seryosong tanong ng editor kay Mia. Well, according sa estudyanteng si Miko, nasira daw yung gulong ng bus na sinasakyan nila. Nakakita raw ng talyer yung driver nila at bigla na lang daw may kung anong liwanag ang humigop sa lahat ng mga kaklase niya at mga guro. Hindi daw siya natangay ng liwanag dahil may suot daw siyang medalyon. Sounds crazy, right? Sige, papayagan kita. Pero padadalhan kita ng isang backup. Si Noel, baka may masamang mangyari sa iyo dyan. Hintayin mo siya. Ang nag-aalalang sabi ng editor ni Mia. Si Noel ay isa ring field reporter gaya ni Mia. Don't worry, Sir Alan. Tinuruan yata ako ng lola ko na ang mabisang pangontra daw sa mga engkanto ay asin lang. Hindi ko na mahihintay pa si Noel, sir. Pupuntahan ko na ang talyer. Halimbawang hindi ako makita ni Noel doon, pakisabi sa kanya na magdala siya ng maraming asin at palibutan niya ang buong talyer ng asin. Yun lang, sir. Huwag mong kalimutang sabihin sa kanya ang instructions ko. Ang huling bilin ni Mia sa kanyang editor. Nagmamadali nang sumakay si Mia sa kotse. Dumaan muna siya sa bayan at bumili ng maraming asin. Inilagay niya ito sa tabi niya at tinahak na niya ang direksyon ng highway kung saan naroon ang sinasabing misteryosong talyer. Ilang sandali pa ay narating na niya ang nasabing lugar. Tahimik ang paligid. Palingali nga si Mia. Walang katao-tao maging sa talyer. Anong may tutulong ko sa iyo, magandang binibini? Nagulat si Mia sa narinig. Napakaganda ng boses ng isang lalaki na nagmula sa kanyang likuran. Boses baritono ito na parang nang aakit. Lalong nagulat si Mia nang lingunin na niya ang nagmamay-ari ng magandang boses dahil napakagwapo nito. Mukha itong Amerikano, may kulay gintong buhok, matangos ang ilong, at ang mga mata ay gaya ng sa mga ulap na kulay asul. Nakangiti ito kay Mia na wari naghihintay ng kanyang kasagutan. Ako nga pala si Mia, isang reporter. May gusto lang kasi akong interviewin dito, yung mekaniko at may-ari ng talyer. Andyan pa siya? Natawa ang kaharap ni Mia. Nagpakilala siyang si Harris at siya daw ang mekaniko dito
at may-ari ng talyer. Biglang kinabahan si Mia nang marinig na si Haris ang may-ari ng talyer. Ito ang mekaniko na kanyang hinahanap. Nagtatalo ang kanyang isip at gusto na niyang umatras sa gagawin niyang interview. Ngunit may kung anong pang-akit ang mga titig ni Haris kay Mia. Gusto niyang tumanggi, ngunit sa kabilang banda ay ayaw niya rin itong tanggihan. Napakabilis ng mga pangyayari na malayan na lamang ni Mia na pumasok na siya sa loob ng talyer kasama si Haris. Pagdating sa loob ng talyer ay namangha si Mia sa kanyang nakita. Napakaganda kasi ng loob nito, para siyang nasa loob ng isang napakalaking palasyo. Maraming tao sa paligid, lahat ay nakatingin sa pagdating ni Haris at Mia. Pumasok silang dalawa sa isang napakalaking silid at lalo siyang namangha dahil napakaraming masasarap na pagkain ang nakahain sa isang napakahabang mesa. Iba't ibang mga putahe na kahit sino ay kakalamang sikmura at makakaramdam ng gutom. Ikinagagalak kong maging espesyal na panauhin ka, aking magandang binibini. Ang malambing na wika ni Haris kay Mia. Ngiti lang ang itinugon ni Mia sa sinabi ni Haris. Inalalayan ni Haris si Mia sa pag-upo. Pumwesto siya sa gawing likuran ni Mia upang hilahin ang bangko na uupuan nito. Masaya naman si Mia dahil napaka-gentleman ni Haris sa isip-isip niya. Habang umuupo ay hindi sinasadyang mapatingin si Mia sa salamin na nasa kanyang harapan. Gulat na gulat siya dahil kitang-kita niya ang salamin na hindi si Haris ang nakita niya sa kanyang likuran, kundi isang halimaw na ubod ng pangit. Biglang tumayo si Mia na ikinagulat ni Haris. Nagulat din si Mia dahil hindi naman halimaw ang hitsura ni Haris nang humarap na siya dito. Lumakas na ang kabog ng dibdib ni Mia. Bigla itong tumayo at nataranta. Samantala, dumating na sa talyer si Noel. Nagtaka ito dahil mukhang walang tao maging sa talyer. Nakita rin niyang naroon ang kotse ni Mia. Tinawag niya ng makailang beses si Mia, ngunit walang Mia na sumagot. Kinabahan na si Noel. Tumakbo siya sa kanyang kotse at kinuha niya ang kalahating sako ng asin na kanyang binili. Dali-dali niyang pinalibutan ang asin ng buong talyer hanggang sa likuran nito. Ang ibang asin ay inihagis niya sa bubungan ng talyer. Si Mia naman ay umiiyak na. Ayaw siyang payagan ni Haris na umalis. Nag-anyong halimaw na ito na lalong ikinatakot ni Mia. Maya-maya ay nagulat si Mia. Naroon ang estudyanteng si Miko at nagbigay galang kay Haris. Mahal na prinsipe, natupad ko na po ang inyong kahilingan na dalhin sa inyo ang inyong magiging prinsesa. Ang nakangising wika ni Miko kay Haris. Nagulat si Mia sa narinig. Lalo siyang nagwala. Maya-maya ay biglang nagkakagulo na sa loob ng palasyo. Nagtatakbuhan na ang mga tao dahil unti-unti nang gumuguho ang palasyo. Nagulat si Haris sa mga pangyayari. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Sinamantala ito ni Mia at dali-daling tumakas. Nakalabas na siya ng palasyo at natanaw niya ang kagubatan. Pumasok siya dito at tumakbo ng tumakbo. Maya-maya ay may narinig na siyang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Natanaw niya si Noel at halos lipa rin niya ang daan makarating lang kay Noel. Iyak nang iyak si Mia habang kinakalma ni Noel. Sinabi niya dito ang lahat ng nangyari sa kanya at sa mekanikong si Haris. Mabuti na lamang at sinunod ni Noel ang bilin ni Mia na sabuyan ng asin ang palibot ng talyer kaya siya nakatakas. Pagtingin ni Mia sa kinatatayuan ng talyer,
ay wala na ito. Tanging abo na lamang ang makikita sa kinatitirikan nito.